Palakpakan po natin si Jesus. Na letter B, under po ng lack of knowledge, fear of rejection. Okay. Kasi ang obstacle o hindrances kaya ayaw nating gawin ang mission natin, ang pagsusolwin, dahil tayo po ay natatakot na i-reject. Sino po dito, raise your hands, lahat ng naka-online at kayo pong nandito, sino ditong na-reject na? Lahat po tayo nakaranas na tayo ng rejection. And even Jesus Christ, siya po ay nakaranas na i-reject po siya ng tao. Pero sabi po ng Lucas 9:26, kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya nino man, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. So, dapat po huwag tayong maiyak kahit tayo i-reject. Huwag po tayong matatakot. Do our part and God will do the rest. Ang mission po natin ay i-share lang, hindi po tayo mamimilit, hindi tayo magtututok. Ang mission po natin to Soulmen is i-share lang yung salita ng Diyos. Kasi po, minsan nahihiya tayo. Bakit? May mga tao po talaga na mahihiyain eh. Kasi hindi nila alam yung ibubukan ng kanilang mga bibig. Sabi ng 2 Timothy, basahin ko sa Tagalog, 2 Timoteo 1:7-8, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob. Pakinggan po natin, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa 8, kaya huwag kayong mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Huwag daw po tayong mahihiya. At huwag mo rin akong ikakahiya, sabi ni Apostol Pablo, sa, na isang bilanggo alang-alang sa kanya, sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po kung bakit minsan natatakot tayo mag-share. Meron po tayong fear of rejection. Dahil minsan isipin mo, parang nahihiya ko kasi hindi naman ako nakapag-aral. Hindi ako marunong umingles. Hindi ako marunong tumagalog. Merong iba, hindi marunong tumagalog, no? Hindi ako marunong mag-Italiano. Natatakot tayo. Lalo na kung ang shisheran mo ay abogado, inhinyero, guro, ano pa? Yung bang ang tingin natin, ito yung mga politiko. Nandito, natatakot agad tayo. Sino ditong binigyan na ng courage ni Lord na mag-share sa isang abogado, inhinyero, senador, gobernador, tax collector? Di ba? Iyon po, kasi natatakot tayo. Sino ka ba? Ikaw nga, hindi nakapag-aral, ikaw mag-share sa akin. Samantala ako, degree holder yata ito. White collar job. Eh di wow. Yung pala. Okay. So, pastingin mo i-reject ka dahil wala kang educational background. O kaya ang shisharean mo yung talagang well-known people. Remember, when God gave you a task, He enabled you. He always enabled you to do the task. Kapag tinawag ka ng Lord sa mission, siya po ang magbibigay ng provision. Palakpakan natin si Jesus. When there is a mission, there is a provision. Provision hindi lamang po mga money, even the knowledge na nagmumula sa Panginoon, bibigyan kanya. Kagaya ng shiner sa atin last time ni Pastor, ang iyong mga labi, lalagyan niya ng word ito para pagbukas ng iyong mga labi, alam mo yung sasabihin mo. Amen? Di po ba ang sarap po na kahit po hindi ka nakapag-aral pero nasa sayo si Kristo, kaya mong ipatotoo kasi hindi mo ikinahihiya eh. Kahit kay reject pagtawanan, basta't ako alam ko, I'm sure na nakasakasama ko ang Panginoon. Kaya hindi ako nahihiya na i-share ang kaligtasan sa iba. Letter C is materialism. Ito bang nagiging obstacle o hindrances? Paano naman po tayo magkakaroon ng focus sa mission o sa soul winning? Lagi kang nakapokus sa mga material na bagay, sa iyong mga gadget, sa lahat ng meron ka, kung anong pinagkakabalahan po natin. So, hindi po tayo nakaka-focus. Busy-busy po tayo sa mga bagay sa mundong ito.
Paano ka magkakaroon ng time na ma-share ang kaligtasan sa iba? Ang sabi po ng Matthew 6:20, but store up for yourself treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. We Christians are distracted by the cares of this world. Amen? Totoo po. Masyado tayong distracted sa alalahanin ng mundo. Eh, wala ako nito. Kailangan magkaganito ako. Kailangan ako ng ganyan. Kaya po, hindi tayo nakakapokus sa mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Number two po is persecution. Sino ditong inusig na dahil siya ay nag-share ng kaligtasan sa iba? Raise up your hands. Thumbs up kayo dyan. Yun bang inusig ka ng pamilya mo? Ano? Born again ka na? Di ba yan yung mga praise the Lord, hallelujah? Sino dito nakaranas na ng ganon? Nung pong ako'y bagong na born again na nandito, meron po akong pinsan, sabi niya, sinumbong po kami sa aming mga magulang. Dalawa po kami magpinsan eh. Yun, yung mga anak nyo. Nagpunta ng Italy sa Roma, walang ginawa kundi praise the Lord, hindi naman sila nagpunta doon para praise the Lord. Pero, yun ang ginagawa nila. Kaya sila nagpunta ng Roma para magtrabaho, hindi para praise the Lord. Hindi po namin yun pinakinggan. Kasi kapag pinakinggan mo yung mga pag-uusig sa'yo, hindi ka makakapagpatuloy. Amen? Kasi may ibibigay sa'yo ang Lord na word na talagang pag tinawag ka ng Panginoon, gagamitin ka niya. Kaya mapalad po tayo. Sometimes yung ating mga family, friends, workmate, schoolmate, community, even community po, no? Kapag nasa sa isang lugar ka na mga Muslim ang mga tao doon na napipigilan kang mag-share ng salita ng Diyos, di ba? Ay, wag na, baka mahuli ako. Pero hindi po dapat ganun. Ito yung mga hindrances. Number three po is procrastination. Ano po yung procrastination? Pagpapaliban or delay. Ito yung hindrances eh. Ay, bukas ko lang share si nanay. Hindi ko pa maipasok talaga yung John 3:16 eh. Pati yung aking kuya, yung aking ate, yung kaibigan, meron pa namang bukas. Kaya po, ito yung nagiging dahilan. Alam niyo po, remember, death can come anytime to our family. We don't know. Hindi natin kung kailan hanggang kailan ang buhay natin. Maybe tomorrow, wala na siya. Maybe ngayon, kasakasama mo. Marami nagpo-post sa Facebook, kasakasama mo pa. Hindi naman kasama. Nakikita mo pa yung post nila. And then next time na makikita mo, mayroon ng kandila. Life is too short. Pero ito pong pagpapaliba natin, kailangan po malinaw sa atin na talagang ang tao, dalawa lang po ang pupuntahan pagkaroon ng kamatayan. After death, there is judgment. After death, hell lang po at heaven. So maybe tomorrow is too late. Hindi po pwedeng patay na ay patatanggapin pa. Wala pong ganun sa Biblia. Wala na pong pinagpipray na patay. Baka meron kayong naririnig. Babayaran kita, pakipray mo naman yung aking kapatid kasi namatay siya, magkano ba ibabayad ko sa'yo? Wala pong ganun. Kaya habang buhay ang tao, doon po natin sila sharean. Maybe tomorrow is too late. Sabi ng John 4:35, don't have saying it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Hinug na po ang mga aanihin. Kaya, salvation is not tomorrow, salvation is today. Kaya, now, huwag na po nating ipairal sa atin ang manyatang habit. Bukas na lang, may panahon pa naman. Bukas na lang, hanggang sa magsisisi po kayo. Sisingilin po sa atin yung dugo, sisingilin sa atin yung hindi mo nagawang i-share ang kaligtasan sa kanila. At saka, di po ba, ang lungkot nun, nasa langit kayong mahal mo sa buhay, nasa hell. Mga kapatid, heaven and hell is real. Ito po ay may katotohanan. Kaya nga po yung iba, hindi sila nagsiseryoso because hindi nila talaga nauunawa at naintindihan
na totoo po ang langit at ang impyerno. Kapag hindi nila tinanggap si Jesus, ang hindi tumanggap talaga kay Jesus ay mapapahamak at magkakaroon ng eternal judgment, kapahamakan. Kaya po mapalad po tayo na narinig natin ang salita ng Diyos. Mapalad tayo, may time pa na may share natin sa ating mga mahal sa buhay ang kaligtasan. Number 4 po, obstacles. So hindrances kung bakit tayo hindi makapag soul win or mission is worldliness. Worldliness po, under po niyan is bad company. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. We should be careful who we associate with. Kaya minsan, iba po yung kasama natin na kamamanan ng palataya at hindi. Kasi ang tendency nun, kung hindi ka matibay, madadala ka. Kaya hindi mo na magawa yung mission mo pag soul win, kaya ikaw na yung nawiwin nila. Baliktad. Christians who are matured, kailangan po, piliin po natin is Christians who are matured. Take note, matured, who remind us to do our purpose or our mission. Yun po yung piliin natin kasama. Pero hindi po naman ibig sabihin, iiwasan nyo na yung mga kaibigan nyo. Hindi po masamang makisama. Huwag lang kayong makikisama o gagawin yung kanilang ginagawa. Amen? Not with carnal or backslidden Christian who despite of winning soul, talk against the church or mock biblical principles. Piliin po natin ang ating kakasamahin. Minsan po kasi merong iba na sa halip na mag-win ng soul, pupulaan pa, pipintasan pa kahit ang mga katuruan. Huwag po tayong makikisama sa ganun. Kailangan po nakikita sa atin yung katotohanan, nakikita po sa atin si Jesus. Amen? Letter B po sa worldliness is failures or despair. Kapag ko pa tayo may mga failures, nako, hirap na hirap po tayong mag-mission o mag-solving. Kasi may bumagsak eh. It is at yung pong despair. Naranasan nyo na ba na may inimbitahan kayo na sabi sa inyo, oo, sasama ko sa isang linggo. Pero nakatatlong linggo na hindi pa sumama.